guys, ang pag-uusapan po, of course, as you can see in my thumbnail, it's about my journey. Pag-uusapan natin paano po ako nagsimula, paano ako napunta dito sa cake shop, paano ako nagkaroon ng cake shop, ano po yung mga napagdaanan ko, ano yung mga ginawa ko para ma-overcome ko, yung mga struggle, stress, pressure, and everything. Ayan. So, why I am sharing this journey of mine? Of course, for you guys, para ma-inspired kayo, para at least meron tayong makuhang learning from this story, kahit papano. Ayan. So, ibabahagi ko po kung paano ko po, how I deal with things para makaproceed po tayo sa from home base to cake shop. Okay? As we know, being a baker is not an easy job. Mahirap din po, di ba? Alam nyo yan. Share ko lang po paano ako napunta talaga dito, no? So, before that, naging trabaho ko po is sa abroad. Nagtatrabaho po ako sa Dubai. 2010 to 2013, nandun po ako for 3 years. Actually, hindi naman siya straight kasi yearly umuwi talaga ako. So, naging trabaho ko doon, naging payroll accountant, at saka yung office work, admin work sa isang dental clinic, yun. So, yung last job ko doon sa isang dental clinic, I worked there as a receptionist or admin staff. Ayun, so 2013, nagbakasyon po ako dito sa aming lugar. Pumuwi po ako sa, syempre, umuwi po ako para magbakasyon. That was September 2013. So, my vacation was mahaba, like, after ng birthday ng anak ko, that was January, ang balik ko supposed to be. November 2013, hindi inaasahan ng lahat dito sa aming lugar, of course, sa ang panig ng mundo, na nagpang-abot kami ni Yolanda, yung super typhoon. Diba, alam nyo yan? So, lahat alam yan kung sino si Yolanda. Okay. So, November 8, exactly, November 8, 2013, kung kailan dumating yung super typhoon dito sa lugar namin. Tumama po siya sa buong region ng Visayas, kung saan yung pinakatamaan talaga yung mata ng Baguio ay dito sa lugar namin, sa Tacloban City at sa part ng Samar. After that, Yolanda, syempre, naging iba ang buhay namin dito. We were devastated. We were shattered. We were hopeless. Sobrang takot. Hindi alam kung anong gagawin. Gutom, walang pagkain. Many lives were taken that time. Marami pong nawala ang buhay. Thousands. Mahirap. Mahirap ang buhay namin na pinagdaanan noon. That was 2013. So 8 years ago po ang nangyari sa amin. So, ang Tacloban City, medyo nahirapan talaga bumangon. It naging dead city. So, dead city talaga siya. Kasi lahat eh, nasira lahat. Kabuhayan, bahay, businesses, lahat talaga. Walang as in, tas marami pang nawala. Mahirap. So, but because of the pagiging resilient ng mga Taclobanon or us, mga Filipinos, yun talaga ang ating characteristic. Hindi tayo basa-basa natutumba ng ganun-ganun na lang, di ba? We are Filipinos, we are a fighter, we are resilient. Ayan. So, because of the help at also ng mga NGOs at iba-ibang government agency na tumulong dito sa amin sa makabangon, in God's grace, napaglampasan po namin yun. So, for 5 months, naging ganun kami, madilim, basta mahirap, mahirap ang buhay dito ng 5 months na yun. Walang ilaw. Although, ang communication na-restore siya noong February. Yun, unti-unti, nagkaroon na ng signal. Bumabalik naman siya. Pero, bumalik yung restoration ng businesses, ng electricity, April 2014. So, that was 5 months. Okay? So, yun po yung story, bakit ako napunta dito na sa step ng baking. Kasi, I decided not to go back anymore sa Dubai to work there. So, I decided to stay with my family. Okay? So, pagpasok ng 2014, doon na po ako nag-isip, ano ba ang negosyong pwede kong gawin? Kasi I was 40 years old na that time. So, mahirap nang makapaghanap dito ng trabaho sa atin, sa Pinas. Alam niyo naman, hindrance po yung pagiging may edad na natin sa paghahanap ng work. Kasi minsan, iyon ang nagiging qualification. So, mahirap maghanap ng trabaho. Nare-reject ako dahil sa aking edad. Kasi sa abroad, walang age matter eh. Walang problema sa edad. As long as you are capable to work, walang problema doon. Dito lang naman sa atin may problema yung age eh. Oo. Anyways, to cut it off, yun. So, doon ako nag-umpisa, ano ang gagawin kong business? Eh, ang alam ko lang na gawin is mag-bake.
magluto. Yun ang alam ko lang eh. So, other things, wala akong masyadong alam. So, ang passion ko talaga is magluto. Mahilig akong magluto. Mahilig akong mag-bake. Pero yung baking ko nun, eh, yung alam nyo naman, yung pang home base lang, pang kain lang, pang amin lang, hindi pang business. Pero dahil na rin sa kahirapan ng buhay nun, because nga sa nangyari, oh, parang inano ko, pinush ko yung sarili ko, gagawin ko to. Kailangan magkaroon ako ng determination, kumbaga perseverance to do things, ayun. So, nagplano po ako. Eh kaso, nung time na yun, wala pa akong oven. I don't have mixer, I don't have oven, I don't have baking materials, wala akong mga gamit pa nun. Nag-create ako or nag-invent? Wow, inventor? Nag-create po ako ng indigenous oven. Oven? Nag-create po ako ng indigenous oven. Okay? Tinawag po itong indigenous kasi hindi naman siya modern na oven. So, kumbaga, out of scrap, ginawa ko siya. So, naghanap talaga ako ng magpapaglutuan. Tinay ko lang kung baka pwede nga. Kung baka pwede ako makapagluto doon. Kahit cupcakes lang. Iyon. So, nakahanap ako ng pugon. Pugon is like, di ba, yung traditional natin na linulutuan ng nagsasaing tayo, nagluluto, yung charcoal, yung uling lang ang gamit or kahoy, yun. And then, nakahanap ako ng malaking kaserola, parang sa steamer siya, ng mga bottle feeding or feeding bottle, yung pang mga chupon ng mga bata, na nakaano lang doon, nakabulusok lang, nandun lang sa storage. So, napakaswerte ko pa rin kasi nakahanap ako at saka perfect yung cover na nahanap ko doon. So, yan. Wala. Ito na siya, guys. O, di ba? Ang ganda ng aking oven. Oo. So, dyan po tayo nagsimula. Ayan. Because of this oven, nakagawa na ako ng 9 pieces na cupcakes. Ayan. So, ito ay banana cupcakes. Yes. So, of course, hindi ko maluluto yan kung hindi po muna ako makapag-create ng apoy doon sa pugon. So, need to blow. Nag-blow-blow po tayo ng hangin muna bago tayo makap, di ba? Pay-pay dito, blow-blow-blow. Ganun ang ginagawa ko, guys. For 1 month, oh, almost 2 months pala yung ginagawa ko. So, tis-tis ako. Wala-wala. Walang arte-arte kasi kailangan mabuhay eh. Ayan. So, nakapag dito, ito po yung mga ginawa ko. Although, itong pinapakita ko po, eh, kahit hindi kaaya-aya yung itsura, i-share ko pa rin sa inyo. Para this may spark kayo from this creation to now. Diba? O, diba? So, pinagtibay ng panahon tayo dito. Okay. So, ito yung mga nagawa ko from that indigenous oven. Mga cupcakes lang. Ayan. Banana cupcakes. May, tapos, in-elevate ko siya. Nilagyan ko siya ng chocolate chips. Ayan. Banana cupcakes with chocolate chips. And then, meron na siyang frosting. Ayan, oh, 'di ba ang gulo lang ng ano ng mga toppings. Hindi sila coordinated. Ayan, 'yan ang aking mga first na ginawa noon. Pero kahit ganyan ang itsura niya, guys. Pero ang happiness ko noon, yung parang happy ka kasi, uy, nakagawa ko ng ganyan. At may nagkagusto. Hello. Oo, pinost ko 'yan sa FB, guys. Ang yabang ko. Ah. Ang yabang ko mag-online selling, iyan ang gawa ko. Anyways, kailangan maging proud pa rin tayo despite ng result ng ating creation, 'di ba? Kasi beginner lang tayo. So, we should be proud of whatever we are making or ano yung mga result ng ating gawa. Is lalo pag lalo na alam natin na ginawa natin ito ng with pagmamahal, 'di ba? Full of love, 'yan. So, 'yan siya, guys. So, nakapag-create nga ako ito yung mga nagawa ko. So, pinost ko nga yung oven ko in the June sa Facebook. Eh, nakita ng aming kaibigan na may kaya sila. Hindi ko in-expect talaga. So, July 2014, akala ko binibiro lang ako. Sabi nila, gusto mo ba ng oven? Sabi ko, sino bang ayaw? Gusto mo ba bigyan kita? Sabi ko, pwede nga. Akala ko nga ginojoke ako. So, hindi ko sineryoso yun. Sabi ko, tinawanan ko lang yung kaibigan namin. Yung pala, seryoso talaga sila. Yung mag-asawa. Yun. So, it was a super, super blessing. Grabbing blessing yung binigay sa amin. So, ito yun. La Germania. Ayan. Nabili ko siya. Ayan ang price. 12,000 nandyan yung price. 12,000 something. Yun. Ewan ko kung meron pa yan ganito ngayon. Hindi ko alam. So, that was 2014 July. Nabili siya. Binigay sa amin. So, yung journey ko, proper journey, kumbaga, yung journey ko talaga as a baker, nagsimula na having this La Germania. Kasi dito na po nagsimula ang lahat na nakapag-create na tayo ng cakes. Yes. Nakapag-create na ako ng cakes. Yahoo! Ayan. So, forever grateful ako, thankful sa aming kaibigan, barkada namin. Sa kanilang generosity, of course. Hanggang habang buhay ko yan, tatanawin. Of course, we are so close. Hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami. Thank you so much. Alam niyo kung sino kayo. Okay? So, ayan. So, ito yung mga naging gawa ko.
noong 2014, ito na ang ginawa kong cakes. Ayan, kahit pangit, papakita ko pa rin. Ito sila. Ayan. So, nakapag-ice, yung ginagawa ko dati, yung mga frosting lang, konti-konting disenyo, feeling ko, ang galing ko na. Diyos ko, Lord. Ayan, pero sabi ko nga, importante galing sa puso yung paggawa ng cakes, di ba? Ayan. So, hanggang sa nag-elevate siya, lumak yung size, naging from 7 inches yata yun, nagsimula ako sa 6 or 7, hanggang naging 8, naging 10, naging 12, hanggang tumanggap na ako ng mga customized cakes. Wow, yabang! Tumanggap na ng customized cakes. Kasi may palaging nagtatanong, nagko-customize ka ba? Kasi nung time na yun, medyo okay, yung ano, 2015, medyo nag-ano na, 2014, 2015, nag-ano na yung customize nun, lalo na yung fondant. Ayan, panitanong sa akin, gumagawa ka ba ng fondant? Sabi ko, hala, hindi ko alam kung anong fondant. Oo, hindi ko talaga alam yung fondant nung time na yun, 2014, 2015. So, ayun. So, ang ginawa ko, YouTube, tutorial, ayan, syempre. Yung ginagawa nyo ngayon, ginawa ko yan. Kung nanonood ako ng mga nag-share ng kanilang ideas about how to make this, how to make that, yung ganon. So, nakikinig talaga. Tsaka ako nanonood, tinatapos ko talaga. Lalo na kung pag gusto ko talaga yung matutunan. So, dapat yun din ang gagawin natin, di ba? Ayan. So, pinapanood ko talaga hanggang sa trinatry ko. Yun. Alam nyo guys, hindi naman ganun kadali. Like, nanood ako how to make this frosting, how to make this fondant. Noong time na yun, hindi ko pa na-discover si chocolate ganache. Kaya yung frosting ko nun, boiled icing pa. Kung nakita nyo sa pinakita kong picture kanina pala, boiled icing yun. Like, you know, yung evaporated milk, condensed, di ba, chocolate powder, yun, dino-double boiler lang yun. Yun ang una kong frosting, at saka buttercream. So, never been into school, culinary school. Hindi talaga ako nag-aral, guys. So, natutunan ko talaga lahat sa panonood lang ng YouTube. And of course, dahil din sa mother ko, kasi home economic teacher siya dati, kasi may nagtuturo din siya about baking, tinuruan niya kami ng basic. How to measure, yung mga ganyan. Yung basic lang. Yung una kasi nung time na yon, yung usong cake lang, chocolate cake at saka chiffon. Wala pang frosting nung time na yun, nung mga high school pa ako. So, pag may icing na yung cake mo nun, yayamaning ka na. Kaya yun. So, kung may passion ka talaga and you have all the love sa lahat na ginagawa mo, madali ka talagang matuto. At saka, syempre, samahan mo na rin yung sipag. Okay? Sipag. At syaga. At haba ng pasensya sa baking. Yun lang ang ma-advise ko sa inyo, sa mga beginners. Yun po. Okay. So, yun. 2015, tumanggap na ako ng customized. Nag-research ako, nanood ng tutorial, paano ako gumawa ng fondant, paano gumawa ng ganito, ganyan. Pinapanood ko yung mga pag-design, mga basta yung pagka-cover, how to cover, how ganyan, ang dami kong natutunan. Of course, hindi po ganun kadali ang mag-customize. Alam nyo yan guys, ang dami kong struggle, ang dami kong palpa, ang dami kong sayang. Halos umiiyak na rin ako noon. Oo, alam po, nararamdaman nyo rin yan, iniyakan nyo yung cake nyo. Iniyakan ko na alang beses kung iniyakan yung mga cakes na napupunit yung fondant, nagme-melt yung buttercream, hindi maitawid-tawid yung design dahil nga mayroong mga flaws, yung ganun. Kumbaga, ang dami yung flaws sa baking na may encounter nyo. Pero ika nga, proceed pa rin tayo. Laban lang, ika nga. Huwag tayong tumigil doon. Keep learning. So, that mistake, that flaws, doon tayo kasi natututo eh. So, doon tayo na-learn more. Doon sa mga mistakes natin, sa mga flaws, sa mga palpak. Kaya wag natin sasabihin na, oh, hanggang dito na lang, ayoko na, no. Kailangan patuloy pa rin. Kasi, in the long run, magagabay, at ma-perfect na rin. Magagabay at ma-perfect nyo rin po yan. Although, hindi naman perfect na perfect. Kasi wala naman perfect eh. Although, mag-i-improve. Magiging maganda ang project nyo. Okay? So, ayun, 2015 yun na nag-customize. Ito yung mga naging creation ko. Kahit hindi kagandahan, ha, guys? I-share ko pa rin. ayan sila. So, ayan yung mga nagawa ko, guys. So, di ba? 2015 hanggang 2016, ito yung mga naging creation ko. Ayan sila. Humabot na ako ng 2 layers, 3 layers. Ayun, o, di ba? So, lahat yan ay natutunan ko lang sa tutorial sa YouTube.
So, akala ko nung 2000, yan, tuloy-tuloy yun, yung mga customize, ang dami ko nang nagawa. So, part of the creation, yung mga part lang, kumbaga ilan lang itong pinakita ko sa inyo, pero hindi ko nang mabilang talaga yung nagawa ko. Pagdating ng 2016, around October, hindi ko inaasahan may nangyari sa akin. Almost, or kamuntik na akong mawala dito sa sanlibutan. Yes, kumbaga this is my second life. Nagkaroon po ako ng anaphylaxis or anaphylactic shock, yung ganun. Severe allergy, allergic reaction na nag-threaten yung ano ko, life doon. Nag-death threaten siya. Naisugod naman ako sa ospital, pero na-recover ako. Yun. So, na-recover ako. Ito, buhay ulit. So, thanks God. Hindi niya ako hinayaan mawala noon. So, may purpose pa kasi. So, sabi nga, this is not your end pa. Marami ka pang i-share sa mga gustong maging baker. Kaya siguro may reason kung bakit hindi ako nawala noon at nandito ako. Kaya may purpose pala, diba? Oh, naiiyak na ako. Hindi. May purpose pala kung bakit binuhay ako. It's because nandito ako sa inyo ngayon. Kung bakit ako naiiyak? Hindi. Naalala ko lang yung nangyari, diba? Kasi we have so many things to be thankful ba? Maging grateful, kahit anong hirap, pasalamat pa rin tayo kasi andito tayo pa rin sa mundong ito. Ginagalawan natin. Ayan, nahiyak lang ako. Hindi ko alam bakit. Bigla lang. So, ayan. Sorry, guys. So, siguro yun. Binigyan ako ng second life. May reason pala kung bakit andito ako. Kasi, kailangan ko pala mag-share sa inyo kung ano yung mga natutunan ko. Sa online, sa free tutorial, yung ganito. Oh my God. Ay, pasensya na, guys. Doon lang, parang naano ako, naging emotional ako doon sa second life ko. Hindi ko iniisip na mabubuhay ako noon eh. Kasi wala eh, dead weight na ako eh. Iyak na anak ko. So, yan ngayon ko lang to na-realize na nag-sink in sa akin kung bakit pala may second life ang isang tao. Because may reason. Kasi you need to be alive. Parang may bahagi ka ba sa mga taong katulad natin o sa katulad nyo na nag-ambisyon, mapunta sa baking. Ako, iba-iba kasi yung ano natin mission in life eh. So ako, siguro ito yung mission ko. Ibahagi ko sa inyo kung ano yung na-learn ko, anong natutunan ko throughout my baking journey. Diba? So, 2013 up to present, ayun. So, kahit hindi naman ganun ako kagaling, hindi naman ako chef na turingan, hindi kasi ako nag-aral bilang as a culinary, ganun, bake, professional baker. Hindi, simpleng ano lang ako, mom, na nagbe-bake sa bahay, na nagninegosyo para lang may maikain, maitulong, may ma-help sa akin yung husband para lang may makain kami araw-araw, diba? Masalamat ako sa inyo guys na andyan kayo at pinapanood nyo yung mga videos ko kahit papano, diba? So, ayan, maraming salamat talaga. Ayan, so ngayon lang talaga ako, iwan ko, pasensya na, nag-sink in lang siya sa akin kung bakit ako binigyan ng second life. Ayan, so, that's it. So, sana may matutunan kayo din sa akin, sa pinagdaanan ko. Ika nga, huwag tayong tumigil. Proceed lang tayo. Labanan natin ang buhay. Kasi mahirap talaga ang buhay dito sa mundo. So, kumbaga, maging ano tayo, kumbaga, abigyan natin ng kahulugan ang buhay. Diba? Oo. Maging inspiration tayo sa ibang tao, o makatulong kahit papano, hindi man ganun kalaki, maliit man, at least nakapagbigay tayo ng karunungan, ng ideas, ng tips, oo, di ba? Maging ano lang tayo sa kapwa natin, maging helpful. Kumbaga, hindi ko man kaya kayo lahat sagutin lahat ng mga questions nyo, kasi yung iba hindi ko talaga alam paano sagutin, kasi hindi ko naman alam yung iba, hindi ko naman ginagawa. So, yung binabahagi ko lang naman talaga, yung na-experience ko na, kumbaga gabay ko na, so kumbaga confident akong i-share, ibahagi sa inyo, kasi alam ko eh, ayun, pinagdaanan ko siya eh. So, kung yung iba na hindi ko talaga alam, mahirap kasi sagutin yun. Ayokong magsagot-sagot na para para lang sagutin kayo. Diba? Minsan, nagre-research na rin ako, nanonood, para lang may mabahagi na. But, I'm not say, I'm not certain with that answer. Ganun. 2017, medyo nag-lay-low ako. Hindi na ako tumatanggap ng customize dahil nga na medyo na-apektuhan na yung katawan ko. So, para lang makontinue yung aking negosyo online, ang ginawa ko, nag-downgrade ako. So, dati upgrade tayo, nag-downgrade. So, bumalik ako sa dating small cakes, yung gano'n, yung mga ice na lang. Pero nag-customize pa rin, pero hindi na fondant. Ice frosting na lang. Kaya, doon ko na-discover si Whippet. Ayan. Actually, nagigamit ko na siya 2015 pa yung Whippet. Na-discover ko siya 2015. Ayan. So, bumalik ako, nag-concentrate ako sa frosting na lang.
itong cakes, dito ko nilalagay yung molder ba. Chocolate cake, yema cake, red velvet, dito ko linalagay. So, linalagay ko siya dito. Tapos, nagpo-frost ako. That was, matagal ko na itong ginagawa. So, binalik ko lang siya noong 2018. So, noong 2018, doon lang talaga ako nag-focus sa kanya. Kasi nga, ayaw ko na mag-customize at ayaw ko na gumawa ng malalaking cake. So, mini-meet up ko siya. Three times a week, nag-meet up ako sa SM. Doon lang, kasi downtown area, kung downtown, nag-meet halfway kami ng mga client ko. Guys, ang dami kong dala, bayong-bayo. Mag-isa lang ako kasi may pasok yung anak ko. So, ako lang mag-isa nagbibit-bit. So, nagpo-post ako, sinasabi ko available this day, today, kunyari Thursday. Ayan. So, sino mag-o-order? Ayan, may nag-message ganyan-ganyan ilan. Binabalot ko na may pangalan, kanino 'yan. So, mini-meet up ko. Yan itong meet up time ko from 5 to 7 PM doon sa SM. Ayan, alam na ng mga client ko 'yan. So, doon kami nagkikita-kita. Hanggang itong dumating 2018 August. After ng birthday ko, o diba, kahit may dumating na pagsubok sa buhay mo, mayroon naman great, super great blessings na darating din. Ayun, so 2018 nga, ang kulit no. So 2018, may lumapit sa akin, inoferan tayong mag-invest sila ng cake shop. Kasi nasasayangan daw sila sa akin na may talent ako, pero nandun lang daw sa bahay. Why not bring it out? Magtayo ka ng cake shop. Sabi ko na, hindi ko, nakakatakot yun, wala akong pera. Don't worry about the financial. Kami daw mag-aano sa'yo. Basta gawin mo lang kung anong gusto mo. Hindi ako makapaniwala, guys. Pero at first, hindi ko muna tinanggap kasi nakakatakot. Hindi ko nga alam anong ibebenta ko. Anong gagawin ko? Ang daming katanungan, anong gagawin ko? Anong ibebenta ko? Anong idea? Yung ganun ba? Anong concept ng cake shop ko? Diyos ko, ang hirap. Tapos natatakot ako. Basta takot lang ako. Hindi ako confident nun. Pero after one month na pag-iisip, pagsusuri, meeting with my husband, grabe, yun, tinanggap ko pa rin yung offer. So, of course, hindi naman siya bigay ng, binabayaran po yan. Kaya napakahirap din. So, ayan. So, I was so happy. I was so grateful sa dumating talaga na blessings. So, na-create po yung MCV Cake Shop. Nag-open po itong shop na to December 8, 2018. Ayan. So, it was really a great, great day. Hindi ako makapaniwala, guys, na magkakaroon ako ng sarili kong shop. From Homebased to Cake Shop. Diba? From Homebased, from this indigenous oven to this industrial oven. So, of course, before pala, yung aking sister din, syempre, nag-sponsor siya ng itong Hanabishi. Itong ginagamit kong stand mixer, ito na lang yung picture niya. Noong 2015 yata, binigyan ako ng ate ko. Siya yung nag-ayuda. Kasi hand mixer na yung gamit ko. Masakit sa kamay talaga, actually. Lalo na pag madaming production, sakit na sa kamay yung hand mixer. So, kaagapay ko din yan noong ako ay nag... Hanggang ngayon, actually, siya pa rin ang kaagapay ko. Although, ngayon, meron na akong planetary mixer pag volume naman to eh. So, ilang liters lang naman yun. Ito, 10 liters. Ito, mga 4 liters lang yata to eh. Ayan. So, ayan. So, blessed ako. So, grateful sa mga taong tumulong sa akin. Syempre, yung nagbigay sa akin ng La Germania. Nagbigay sa akin ng Hanabishi stand mixer, ang ate ko. And other material baking supplies, of course. At saka yung nag-invest dito sa shop. 2019, okay yung natin. Maganda. Hanggang end of 2009, hanggang dumating itong 2020. Alam nyo naman kung anong nangyari sa 2020, di ba? So, 2018, 2019, it was very fine. It was okay. The business was so well. I thought okay na ang lahat. Hanggang sa dumating itong 2020, January, hindi, alam nyo naman ang mga pumasok that year, hindi maganda. At yung pandemic na pumasok sa atin. So, started there. Hindi naging maganda ang takbo ng negosyo. Kasi alam nyo naman, nag-lockdown, ang dami. Ang daming naging sagabal sa negosyo. Dito sa amin, madaming nagsara. Lalo na yung nagre-rent. Ako po ay nagre-rent, guys. So, ewan ko bakit nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin. Ang dami nang nagsara na nagre-rent. Pero ako andito pa rin, lumalaban. Ewan ko, siguro yung nag-provide para sa akin yung Lord. I believe in everything. Lahat yung nagpapasalamat ko sa Kanya. So, ewan ko, siya yung nagagabay sa akin. Kahit nagkakadili-dili ako sa rent, so blessed dahil mabait yung may-ari dito. Kaibigan ko na rin, si Marjorie. Hi, Marge. Ayan, mabait. Napaka-understanding kahit ako ay nadidelay. Siyempre, yung nag-invest sa akin,
napakabait. Sabi niya, hanggang matapos ang pandemya, hanggang maging stable, doon na daw ako magsimula magbayad ulit. Ayan. So, so blessed and so grateful na napakabait ninyong lahat. Thank you so much. Ayan. So, ngayon, 2021 na, January, I'm hoping and praying matapos na itong dilubyo sa nangyayari sa atin. Ika nga, laban lang tayo, guys. Huwag natin susukuan ang buhay, di ba? So, ano ka lang, virus ka lang. Although, nakakatakot siyang virus. Pero, yun. Laban lang tayo, guys. Be prayerful. Always keep safe. Kung maigi, practice natin yung hygiene, yung ganon, para maiwas po yung mga sakit. Okay? So, last na ano ko po, yung advice. Of course, yun nga, advice ko, yung para sa mga beginners. Actually, this journey of mine na sinare ko is for everybody. Of course, yung mga successful, iba din naman ang journey nila. Madugo din yung, alam ko, madugo din yung pinagdaanan nila. Gaya ko. So, this I am sharing to you, lalo na sa mga beginners, na don't lose hope. Pursige lang. Maging masipag lang. Huwag mawalan ng pag-asa. Kung may tayong dumating na problema, mapalpak man tayo, may flaw sa ating baking na ginagawa, huwag lang susuko, patuloy pa rin. Basta passion niyo po, put some more love sa ating ginagawa natin. Tiyaga, importante yung tiyaga. Kailangan talaga ng tiyaga. Pasyensya sa baking. Okay? So, baunin niyo po yun, guys. Love, passion, patience, ayun, determination, perseverance, lahat na lang mga encouraging words, baunin niyo po. Kasi kailangan po natin yan. And of course, yung learning, hindi po nag-stop. Kasi ako, kahit 7 years, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020. So, kahit 7 years na akong nandito, still nagle-learn pa rin po ako. I learn from you. I learn from the YouTuber na nagka-create na nagsishare ng mga ideas and tips. I learn from them. So, ang learning is a continuous process. Hindi po natitigil yung learning. Continue. Kahit naabot na tayo ng 60 years old, nagle-learn pa rin tayo. Kaya, yun. So, give and take lang yung learning, guys. Kung anong nalulaman natin, nalulearn natin, mag-share po tayo. I-share din natin sa mga newbie, mga beginners, kung anong ideas at saka tips na pwedeng gawin para at least naman makaraos sila sa anumang mga ginagawa nila. Okay? So, yun po ang purpose natin dito sa mundo. Ang mag-share at magbahagi ng ating kaalaman. Okay? Hindi tayo nagpapabayad, kundi nagbibigay. Okay? Sharing is good. Loving is good. Okay? Be kind to everyone. Yun lang po. So, that's it. Yun po ang naging journey ko. Pasensya po kung mahaba po ito. Pero, ito po ay makakapulutan po ng aral. May inspire po kayo. May inspire kayo to urge to do things. Magkaroon kayo ng ability to do things, to do more. Ayun. So, ayan. So, thank you so much for making my subscriber reaching 13,000. Ayan. Maraming salamat. Ako po talaga ay nagpapasalamat sa inyong pagnunood at pagsusupport sa akin. Alam niyo kung sino kayo. Nababasa ko po kayo. Palaging nagko-comment. Palagi po kayo nanonood. Nababasa ko po kayo lahat yung mga comments niyo. Maraming salamat. Hindi ko man kayo isa-isahin kasi napakarami niyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong support sa aking channel, MCV's World. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At i-click po yung ano natin, yung notification bell para po kayo ay ma-notify sa aking mga updates, sa aking mga videos, new updates sa aking mga videos. Ayan. So now, ang aking last na ipapakita na lang, yung mga production ko po, year 2020 to 2021, na nandito na sa shop, yung mga nagawa ko. So, some of it na lang ang ipapakita ko. And then, so that's it. So, thank you guys! So, kung mayroon kayong gustong malaman or matutunan sa aking mga yung mga shinare ko about how to make the frosting, the whippet, the chocolate ganache, yung mga cakes recipe, visit po my channel, MCV's World. Just click the video. Makikita niyo po lahat yung mga videos ko po na shinare at saka in-upload. So, you can choose na lang po, okay? Ayan. So, that's it. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat again. God bless and keep safe, everyone. Bye!